po ito, kami na nagbibigyan pansin ang Oneness of God by Reverend David Bernard. Tayo ay nasa chapter 8. Again, magbibigyan po tayo ng kapaliwanagan. Nakaraan po, it's about the Old Testament explanations. Ngayon naman po ay New Testament explanations. At ito po ang unang bahagi. Kaya po natin na tayo ay patuloy na matuto sa salita ng ating Panginoon. At ano po ang kailangan ng lingkod? Ito ay sa ating pong personal na pag-usap sa Diyos at pagbabasa ng kanyang salita. Siya ang patuloy na magpapakayag ng personal sa bawat isa sa atin. So tayo po ay manalangin sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, muli salamat po sa iyo sa gabi nito. Ito po ang nagbibigay sa amin assurance na nalilin ka upang sumahan ang bawat siya sa amin. Ito namin o Diyos na ikaw na nga po, hindi mo iniiwan, ipababayaan naman, pero pinakahawakan po namin ang iyong mga salita. Ngayon din naman sa patuloy po namin pag-aaral ng iyong pong banal na kasulatan, sumahan po kami, ikaw po ko sa iyong lingkod. Ngayon din po Diyos sa bawat isang makikinig upang nang sa gayon, ikaw Panginoon ay aking magamit lalo na sa pagbabahagi, Panginoon, ng salita sa ibang mga tao na nagkahanap sa iyo. Purihin ka, O Diyos, at salamat po sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sumao po ang bawat isa sa inyo. At noon nga pong nakaraan, we discussed about the Old Testament explanations at ating pinupoy ilan po mga pinag-uusapan patungkol po sa sinasabing pagiging isa ng Diyos subalit yung po iba ay may maling pagkaunawa sa pagkatingin po nila yun po mga kasulatan na animo ay nagpapahayag na mayroong tatlong Diyos o tatlong persona. Subalit ating pong binibigyan din, ito po mga kapatid ay nagpapahayag lamang mayroong iisang Diyos. Siya po ay nagpahayag sa tamang kapanahunan. Now, sa bagong tipa naman po, dito na nabanggit ang patungkol po sa ating Panginoong Hesus Kristo, kanya pong kapahayagan sa laman. Subalit, nandun pa rin po na ang ibang mga tao ay pagkaman mga Kristiyano ay sasabi po sila na iba si Jesus at iba ang Ama, iba ang Espiritu Santo. Pero bigyan po natin ang patuloy na pagkaunawa ang mga bagay nito. Now, when it comes to reading and studying the New Testament, mayroon pong apat na bagay, apat na pantulong upang maunawaan po natin ng mas malinaw ang salita ng Diyos patungkol po sa kanyang pagiging isa. Ang kauna-unahan po, when it comes po sa katotohanan na mayroon lang di isang Diyos, this is the first principle. When we see a plural, especially a duality used in reference to Jesus, we must think of the humanity and deity of Jesus Christ. So kapag ka po may nababasa tayo, especially sa New Testament, na parang maramihan, parang dumadami ang Diyos. Huwag po natin isipin na yun po ay dami ng bilang. Kundi ito po ay tumutukoy, mga kapatid, sa pagkatao at sa pagka-Diyos ng ating pong Panginoong Jesus Christ. So kapag binabanggit ko halimbawa ang Ama at ang Anak, huwag po natin isipin na dalawang bilang yon. Ito po ay tumutukoy, mga kapatid, sa pagkatao at pagka-Diyos ng ating Panginoon. Ikalawa po, mga kapatid, when we read a difficult passage relative to Jesus,
we should ask if it describes him in his role as God or in his role as man or both. Minsan po, may nababasa tayo sa New Testament na parang mahirap kaagad unawain patungkol po sa personalidad ng atin pong Panginoong Jesus. Pero kapag ka po may mga ganung sitwasyon, sinasabi po dito sa aid in understanding na ito, tingnan po natin kung siya ba ay nagsasalita sa kanyang pagiging Diyos o sa kanyang pagiging tao o sa kapwa po niya na ligasan. So, yun po ang lagi nating i-consider. Ang ikatlo po, when we see a plural in relation to God, we must view it as a plurality of roles or relationships to mankind, not a plurality of persons. So kapag ka po may tinukoy namang maramihan na may kaugnayan po sa Diyos, again, ulit po natin, hindi ito po maraming persona, hindi marami pong gawain, marami pong opisina, maraming sabihin po natin kapahayagan na ginamit po ang ating Panginoon. At ang kahuli-hulihan po, yan. Ang kahuli-hulihan po, mga kapatid, we should remember ito po ang pang-apat. We should remember that the New Testament writers had no conception of the doctrine of the Trinity, which was still far in the future at the time they wrote the scripture. Ito po ang dapat daw nating tandaan, na yung mga sumulat daw ng bagong tipan. Halimbawa, si Mateo, si Marcos, si Lucas, si Juan, no? Si Apostol Pablo. Yung po mga tao yun, mga kapatid, yung mga sumulat na yun, wala po sila noong konsepto patungkol po sa doktrina ng Trinity. Bakit? Dahil ito pong Trinity, mga kapatid, ay later on na lang po itong mga kapatid lumabas in the 2nd and 3rd century. Ay ang mga apostoles po ng Panginoon in the 1st century sila eh. Yung kahuli-hulihan pong apostol, walang iba po si Juan, it is about 100 AD nung siya po ay namatay. Wala po noong Trinity na binabanggit sa kanila pong lipunan noon. In the 2nd and 3rd century, saka po lumabas ito pong salitang ito. Kasi nga po, ang mga Hudyo at ang una pong simbahan, ang kanila po noon, mga kapatid, kaisipan, mayroon lamang isang Diyos. Monotheistic po ang kanilang belief. Wala po silang kaisipan na may tatlong persona kahit po hanggang sa ngayon. Yun po isang tunay ng Hudyo. Tanungin, patungkol po sa pagiging isa ng Diyos, ang kanila po isang isa lang talaga. Kaya nga po hindi nila tanggapin si Jesus, kasi akala nila si Jesus nagkukunwa rin pangalawang Diyos. Na? Ang alam nila, yung Diyos Ama, yung Jehovah na nung lumang tipan, yun lang siya ay sino itong Jesus na ito. Hindi nila naintindihan yung Jehovah, yung Ama nung kinikilala nila sa lumang tipan, yun ang Jesus. Na siyang kapahayagan ng Diyos sa laman. Yun ang hindi nila matanggap, mga kapatid. So, nangangahulugan po na when it comes sa New Testament writers,
ilagay po natin ang ating sarili sa kanila na wala pa po sila noong konsepto ng Trinity. Pero ngayon po, yun po may maling pagkaunawa dito, ipinipilit po na ang Trinity ang binabanggit doon kapag nagbabasa sila ng Biblia. Amen? So, hindi po gayon. Kaya ito po ang dapat natin unawain. Wala pong pagtuturo ng Trinity noon. Nang sinulat po ng original na kaparaanan ito pong banal na kasulatan. Maging sa lumang tipan o sa bagong tipan. Kaya, wala pong ganitong pagtuturo noon. So, kaya nga po, kinakailangan unawain natin ang Biblia ayon po mga kapatid sa katuruan na una pong tinanggap mga kapatid ng mga Hudyo, most especially po yung mga Hudyo na na-convert into the truth. No? Sapagkat naunawaan nila na itong si Jehovah ng lumang tipan ay siyang Jesus ng bagong tipan at siyang pinadalang tagapagligtas sa sanlibutan upang nang sa gayon mapatawad tayo sa ating po mga kasalanan. Again, bigyan pansin po natin mga kapatid, ito pong patungkol sa baptism of our Lord Jesus Christ. At alam po natin na ito po ay tumutukoy nga mga kapatid sa pagiging isa ng Panginoon at hindi po sa kanyang pagiging tatlong persona. So, ayon po sa Mateo 3:16-17, at nang mabautismo ang si Jesus, pagdakay umahong sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati, at dumalapag sa kanya, narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya pong lubos na kinalulugdan. So, ayon po sa mga talatang ito, ang anak ng Diyos ay nabautismuhan sa ibang di ating Panginoong Jesucristo. Ang Espiritu ay bumaba sa kanya, nakagaya po ng isang kalapati, at ang tinig po ay nagsalita mula sa itaas. Na upang lubusan po natin maunawaan ang ganito pong scenario dito po sa Biblia, kinakailangan po nating tandaan na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. God is omnipresent. At yamang siya po, mga kapatid, ay nasa lahat ng dako. Noong po siya ay magpahayag sa laman, nagkatawang tao, hindi po ibig sabihin yung kanyang pagiging nasa lahat ng dako ay nawala. Okay? Kasi akala ng iba, nagpahayag sa laman si Jesus, no? Wala na sa langit ang Diyos. Kasi nasa kanya na daw yung ano, yung kabuong kabuspusan, kaya wala na saan man dako. Nandoon na lang daw sa katauhan ng ating pong Panginoong Jesucristo. May nagtuturo kong ganyan, pero hindi po yan, mga kapatid, ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat bagamat nasa kanyang buong kapuspusan ng Diyos, yung kanyang pong pagiging omnipresent, yung kanyang pagiging nasa lahat ng dako, sapagkat hindi lang siya totoong tao, kundi siya po'y totoong Diyos, nananatili pa rin kung nasa lahat siya ng dako. Amen? So, ito po ang dapat nating tandaan. At noon nga po ang ating Panginoong Jesucristo ay binautismuhan, mga kapatid, alam po natin ang layunin nito ay upang nang sa gayon maging halimbawa para po sa bawat isa sa atin. Amen? At ito po ay dahil siya ay nagkasala, kundi dahil po upang tuparin ang buong katuwiran. At yun po ang yapak na sinusundan natin. If we want to be Christ-like, if Jesus was baptized in water, we should also be baptized in water. Upang nang sa gayon po ay magkaroon tayo ng lubusan
na larawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat ang sabi nga po, ang nakabautismoan kay Kristo ay ibinibihis si Kristo. Lalo na nga po, ina-emphasize natin sa bautismo, kinakailangan sa pangalan ni Jesus. Pag nansagayang taglay po natin ang family name. Yan, ang apelido po natin mga kapatid ay magiging pare-pareho, Jesus Christ. Ha? We belong to His family kapag tayo po ay nabautismoan sa kanyang pangalan. At ito rin po ang paraan ng ating Panginoon upang maihayag niya po ang kanyang sarili sa bansang Israel. Sapagkat ito po ang starting point ng kanyang ministry. Ito po ang kanyang public declaration, ang publikong kapahayagan kung sino po siya. At ang maganda pong bagay, ipinakilala nga po siya nitong si Juan Bautista. Na ayun nga po mga kapatid sa banal na kasulatan na ang patotoo po mga kapatid ay pinatunayan ito pong si Juan Bautista. Now, kaya nga po, ito pong tinatawag na dove sign. No, yung symbol of the dove. Ito po mga kapatid ay hindi hiwalay na persona. Okay? Ang sabi po, Espiritu ng Diyos ay nag-anong kagaya, ha? Katulad nito pong kalapati. Okay? May layunin po kasi yon. Ano po ang sabi sa 1:32-34? At nagpatotoo si Juan na nagsasabi na kita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumako sa kanya, at siya'y hindi ko nakikilala. Hindi ibig sabihin talaga hindi kilala ni Juan Bautista sa Jesus, sapagkat first cousin niya po ito. Ha? So, ibig pong sabihin mga kapatid, mayroon po silang kaugnayan when it comes po, sapagkat magpinsan din po itong si Elizabeth at saka po si Maria. Okay? So, magpinsan po sila. Pero ang sabi niya, hindi ko siya nakikilala bilang ayon doon sa tanda na ipinakita sa kanya. Kasi, ang sabi po, datapot ang nagsubo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo at aking nakita at pinatotohanan kong ito ang anak ng Diyos. So nakilala niya na si Jesus ang anak ng Diyos dahil siya yung binabaan, no? Ng sa pamagitan po nitong tandang kalapati. Okay. So, I need correction po kanina. Hindi pala po sila first cousin. Ang mag-first cousin po ay si Elizabeth at saka po si Maria. Okay? So, nandoon po na sila po mga kapatid ang first cousin and then ito po kanilang naging mga anak. Ito po yung naging magpinsan din. Okay? Parang second cousin po. So, nakita po natin mga kapatid na itong kalapati ay ibinigay na tanda para po dito kay Juan Bautista. No? Sino mang babaan ng Espiritu, kanungang kalapati, ay siya ang bumabautismo sa Espiritu Santo. At nakita at pinatotohanan po ito ang anak ng Diyos. Okay? So, hindi po separate person yung kalapati. Ito po ay tanda para kay Juan Bautista para makilala po niya at maipakilala niya kung sino ang anak ng Diyos. Now, when it comes naman po sa tinig mula po sa langit, nasabi niya, at narito ang tinig na mula sa langit na nagsasabing ito ang sinisinta kong anak na kung saan aking inalulugan.
So, ang tinig naman po mula sa langit, mga kapatid, ito po ay hindi another separate person. Ito daw po ang God the Father. So, ito daw ang God the Father, yung kalapati, ang God the Spirit, at si Jesus, ang God the Son. Ito po ang katuroan. Pero, hindi po ngayon. Now, yung po tinig ay ipinarinig po ito, mga kapatid, upang nang sa gayon, lubusan po ang mga tao, ang siyang makinama. Ito po ay hindi ipinarinig para po kay Jesus. Ito po ay pinarinig para po sa mga tao. At hindi po nangangahulugan, mga kapatid, na yung tinig ay iwalay sa kanya. Sapagkat ang sabi, ito. No? Pag sinabi pong ito, mga kapatid, ay tumutukoy po, mga kapatid, doon po sa isang malapit, doon po sa taong nagsasalita. At alam po natin, mga kapatid, na ito po ay tumutukoy sa pagka-Diyos ng ating pong Panginoon. This is not a separate person. He is the omnipresent God. At kung pwede po niya magamit ang tinig upang nagsagayon, mainayag po ang kanyang sarili. Now, actually, hindi lang po dito sa bautismo ng ating Panginoong Jesus, mayroon pong narinig na tinig. Kaya nga po, may layunin po, kaya may tinig silang narinig. Hindi upang sabihin yun, ang Diyos ang magsalita mula sa langit. Ha? Okay. Now, tingnan po natin doon sa Matthew chapter 17, verse 5. Pakibasa po. Ito po ay tungkol doon sa pagpapanibagong anyo ng ating pong Panginoong Jesucristo. At nandoon na may tinig rin po silang narinig. Pakibasa po ng malakas. Tagalog, Mateo 17, 5. Samantalang nagsasalita po sa Tagalog po, isang nanginig niya ng papa ay umiling sa kanilang narito at isang tinig na mula sa alam na papa kung nagsasabi, ito ang sinisang taong na sa kong pinanubig na siya ang inyong pakinga. Amen. So, sabi po doon, no? Ito ang aking sinisintang anak. Now, hindi ibig sabihin na naman, lagi natin tatandaan yung 4H in understanding na kapag tinuko yung may anak at saka may ama, hindi yun separate persons. Kundi po yun ay yung kanya pong dalawang kaligasan. Yung kanyang pagiging tao at ang kanyang pagiging Diyos. At sabi, no, inyo siyang pakinggan. Kasi nga po, itong kanyang mga alagad na kasama, no? Especially ito pong si Pedro ay nagsabing, na makita na nagniling-ling siya, dumito na lang tayo, Panginoon. Ha? At nandoon po na ipagtatayo ko kayo ng kubol. Pagtatayo namin kayo ng kubol. Nakita niya po kasi si Moises, tsaka po itong si Elias kasama ng Panginoon. At masyado po siya, mga kapatid, na na-overwhelmed doon po sa nakita niya, na kaluwalhatian, lalo na ng ating Panginoon. At doon po na sabi nga, nilukuban po sila ng animoy alapaap at nagsalita na po ang tinig. Sinasabing pakinggan ang ating po Panginoon. So, again, ito po ay hindi para sa ating Panginoong Jesus. Ito ay para doon sa mga tao, no, na witness, na nakarinig doon po sa sitwasyong iyon. Now, ang ikatlo po na tinig na ipinarinig sa mga tao ay nangyari matapos po ang kanyang matagumpay na pagpasok doon sa Jerusalem. So, dito po rin po natin makikita na dito ay tatlong persona ang tinig niya, dito po ay ibinigay para sa kapakinabangan ng mga tao. John 12:28-30. Pakibasa po, please, sa Tagalog. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Umating na ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi. Inuluwalhati ko na at muli kong luwalhatiin.
karamihan nga ng nakakabuhon at mga kaliliin ay nagsipagsabing tulog. Sinabi ng mga iba, isang anghel ang nagpag-usap sa kanya. Sumagot si Jesus at sinabi, ang tinig nito ay hindi dumating dahil sa akin, kundi dahil sa iyo. Yan. So, mali nga po nakalagay, no? Ang tinig na ito ay dumating hindi dahil, hindi para sa akin, hindi para sa inyo. So, nangangahulugan po na may layunin kung bakit mayroon po pagpaparinig ng tinig at hindi po dahil may ibang persona na involved sa sitwasyon nito. Hindi po ba? So, ito po ang katotohanan dito po sa bautismo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Na meron pa rin po, mga kapatid, na isang dapat natin bigyan pansin at ito po ay walang iba kundi ang naging pananalangin po ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, when it comes po, mga kapatid, sa pananalangin ng ating Panginoong Jesucristo, sinasabi po nila na, oh, meron niyang ama kasi ang anak ay nananalangin sa ama. So, dalawa sila. May isang nananalangin at may isang dinadalanginan. Pero ganito, ano po, kung susundan natin ang thought na yon, na yung God the Son ay nananalangin sa God the Father, tingnan nyo ha, may Diyos bang nananalangin? Di ba ang Diyos ang siyang dinadalanginan? Ibig pong sabihin, ang pananalangin po ni Jesus ay hindi niya ginawa sa kanyang pagiging Diyos, kundi sa kanyang pagiging tao. Siya po ay nagiging halimbawa para sa atin na sa kanyang pagiging tao, kung paano po siya nanalangin upang tayo po ay turuan kung paano maabot ang kanyang pagiging Diyos, naging halimbawa po siya sa atin. Para ngayon, alam nating manalangin dahil si Jesus ang ating tinutularan na kung paano siya nanalangin sa kanyang pagkatao, gayon din ang ginagawa natin. Amen? Amen? Amen. Now, kung susundan din po natin, mga kapatid, yung kanilang sinasabi, itong anak na, itong Diyos anak, hindi anak ng Diyos, kalimitan kanilang ginagamit eh, itong Diyos anak, at saka Diyos ama, kung dumadalangin po itong anak sa ama, ibig kong sabihin, ito po ay against doon sa kanilang konsepto na ang God the Son, God the Father, along with God the Spirit, nasabi po nila, co-equal. Yan, co-existent. No? Co-eternal, yes. Yan po tatlo. Pare-pareho daw po sila, walang hanggan, pare-pareho at sabay-sabay po silang umiral at pare-pareho po sila na ano nga isa? Makapangyarihan, no? Parang kung equal po yung kanilang kapangyarihan. Now, tingnan natin, ano? Ngayon, kung talagang sila yung kung equal in power, ba't ang anak ay nananalangin sa ama? Diba? Kaya po yung kanilang konsepto ay masisira kung sinasabi ko yung God the Son ay dumadalangin sa God the Father. No? When someone is praying, ibig sabihin, inferior siya kaysa doon sa kanyang dinadalanginan. So, ibig pong sabihin, hindi yun ang kahulugan nito. Kundi siya po ay nananalangin sa kanyang pagiging kaya nga po, dito sa Hebreo chapter 5 verse 7, malinaw po dito ang nakalagay. Nasabi dito, na siya sa mga araw na ano? Kanyang laman. Ng kanyang laman. Ibig sabihin, nung panahon na siya ay nagkatawang tao, ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan at siya'y dinginig dahil sa kanyang banal na tao.
So ang kanyang pong pagiging tao, mga kapatid, no? Ay may layunin po na maging halimbawa sa atin. At kanya nga po, mga kapatid, isakripisyo ang kanyang sarili para po sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Naramdaman niya po ang sakit, ang maibig, paghihirap. Naramdaman niyang manalangin na aniko po ay napakatindi na kanya pong dinadala, no, na problema. At ganyan naman talaga po ang naranasan na ating Panginoon. Especially kung siya ay nanalangin po sa Garden of Gethsemane. Kung sabi ng Biblia na napakatindi na kanya ng intensity of prayer niya na sa kanyang pananalangin, no? Ang kanya pong pawis, mga kapatid, ay tumulo na kagaya ng dugo. Sabi yung intensity of prayer, ganun katindi, no? Na hindi tubig yung lalabas sa iyo. Napawis. Dugo. So, ibig kong sabihin, mga kapatid, ginawa niya po yun para sa atin. Ha? At ang sabi dito, na siya sa mga araw ng kanyang laman, ng handog, ng mga panalangin at mga dalim. So, ibig sabihin, in his humanity, ginawa niya po ito, mga kapatid. Hindi siya nanalangin sa kanyang pagiging Diyos. Pero alam po natin sa kanyang pagiging Diyos, siya yung sumasagot ng mga panalangin. So, dito po natin mauunawaan, mga kapatid, na hindi po maraming persona, hindi siya po, mga kapatid, nagbibigay ng halimbawa sa atin upang matuloy tayong lumaki sa kanila. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Isa pa po, mga kapatid, ay yung sinasabi na kung talagang siya po ay iisa lamang, ay bakit anong nangyari doon sa krus? Na kung saan, doon po siya sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan mo? Siya mismo ay tumawag ng Diyos, no? So, sabi, parang inaano ng mga tao, ng iba na, ayun yung Diyos Ama na kanyang tinatawagan. At syempre, siya yung Diyos Ama. Pero again, ang kanya pong pagsigaw na ito ay sa kanyang pagiging tao. Bakit po ito ang naging sigaw niya, mga kapatid? Now, ito pong mga salitang ito, ito po ay nangangahulugan na kanyang dinala o pumasok siya doon sa sitwasyon ng isa pong makasalanang tao na nasa krus at siya po ay naghihirap dahil po sa buong kaparusahan dahil po sa kasalanan. Siya po yung nagdala ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan nito. Kaya po, ganun kabigat ang kanya po, mga kapatid, dinala at ginawang paghihirap. He tasted ultimate death, the separation from God that a sinner will feel in the lake of fire. Biro niyo po, ito yung magiging salita ng isang tao na totally nalayo sa Diyos kapag ang isang tao ay nandun na sa walang hanggang kapangyarihan. So, ganun po ang naramdaman ng ating pong Panginoon sa kanyang pagiging tao. Pero nandoon, tiniis niya yun dahil ito po ay para sa ating kamatasan. So, hindi nangangahulugan na literally ay meron nga po siya, mga kapatid, na Diyos Ama na tinatawagan, hindi sa kanyang pagiging tao, yun po ay ganyan nasanggit. Dahil sa napakatinding hirap bilang tao na kanya pong hirap. Amen? Ang sunod po, mga kapatid, ay ito pong tinutukoy sa Biblia, the Father sent
the Son. Ang Ama ay ipinadala o ibinigay ang kanyang anak. Let's take for example, yung nakalagay sa John 3:16. May nalaman ang pagsalita ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay. Ibig sabihin, no? Pagka may ibinigay, merong tagapagbigay. Sabi, ibinigay ang kanyang buktong nanak na upang sino mang sumampalataya ay hindi mapahama kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May nabanggit din po, 1 John 4:14, and we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Ito po ay sinalita ni John the Beloved. Sabi niya, nakita namin at aming patotohanan na ipinadala ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Now, hindi po literally na talagang yung word na sent ay nangangahulugan, no? Na may nagpadala at mayroon talagang literally na ipinadala. And ito po ang pangulugan dito. The word sent does not imply pre-existence of the Son or pre-existence of the man. Instead, the word sent indicates that God appointed the Son for a special purpose. So, sabi, ipinadala or ibinigay. Kaya nga po sinabi nila na mayroon pong pre-existence yung anak. Bakit po? Dahil siya ay nag-i-exist na noon, kaya siya ay ipinadala. No? Okay? Yes, sinugo. No? So, nandoon po, kapag sinabing ipinadala, o kaya ito pong sinugo, ito po, mga kapatid, ay nangangahulugan noon pong pagtatalaga ng Diyos sa kanya pong kapahayagan sa pagiging anak. Amen? So again, yun po kanyang two natures ang binabanggit dito. Hindi po literal na kanyang ipinadala o sinugo, kundi nagpapahayag po ito ng layunin matungkol po sa kaligtasan ng tao. Okay? So, nandoon, ang kanya pong kapahayagan sa laman ay nagpapahayag ng pagsusugo upang nang sa gayon, siya nga po ang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Amen? Ano pa po, mga kapatid? Another comforter. Dito po sa John chapter 14, verses 16 to 18, ang sabi po, at ako'y dadalangin sama at kay bibigyan niya ng ibang mang-aaliw. Ito naman, no, sabi, oh, di God the Son at saka God the Spirit. Yan. Upang siya'y sumainyo magpakailanman sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya at siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. No? Dito na, naging ano na, tatlo na, ang dadalangin sa Ama, bibigyan kayo na ibang mga ali o yung Holy Spirit daw, at syempre siya. Tatlo na. Pero nandun po, makikita natin, etong tinatawag na ibang mga aliw, tumutukoy po sa Espiritu, hindi a separate person. Sapagkat dito sa huli, sa verse 18, ano ang sabi niya? Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Ha? So, bakit niya po sinabing magpapadala, bibigyan niya kayo ng ibang mang-aaliw? Bakit po sinabi ibang mang-aaliw? Kasi nga, mga kapatid, alam natin ang Panginoon ay nagbigay ng kaaliwan sa kanila.
Pero alam po natin, siya ay aalis sa sanlibutan ito, no? Sa kanyang pagiging laman upang mahayag sa kanyang pagiging espiritu. Amen? Kaya sabi, iba pang-aalis sapagkat iba na kanyang kapahayagan sa pagkakataong iyon. No? Kaya nga po, mga kapatid, nandito, nasabi po niya sa ibang bahagi ng kanya pong salita, mas nararapat na siya po ay umalis. Sapagkat kung hindi siya aalis, hindi niya maipapadala ang mga aliw. No? Bakit po, mga kapatid? Sapagkat siya po ay mahayag sa iba pong kapahayagan. So kaya na po ngayon, although wala po ang ating Panginoong Jesucristo personally sa laman, pero siya po ay narito sa ating pong kalagitnaan, sa ating buhay, sa pamamagitan ng kanya pong Espiritu. Amen? Kaya nga po, yung sabi niya, hindi ko kayong iiwang mag-isa. Alam niyo po, ibig sabihin nito, I will not leave you comfortless. Sa iba pong salin niya, I will not leave you orphans. Pag sinabi pong orphans, ibig sabihin ulila. No? Walang magulang. So pag sinabi niya, I will not leave you orphans, I will come to you, ibig sabihin, siya na rin yung ama. Amen? Sapagkat siya yung ama na hindi po magbibigay ng pangulila sa atin. Amen? At siya na rin yung Espiritu sapagkat siya ang mismong magiging kaaliwan natin sa atin. So, dito po natin makikita, mga kapatid, na when it comes po sa sinasabi ng Biblia, ito po ay hindi dapat maging kaliwan sa atin. Naulit ko, wala pong konseptong Trinity ito pong mga sumulat ng banal na kasulatan. Kaya hindi po nila ina-express ang Trinity dito kundi sa pagiging isa ng Diyos at ang kanyang kalikasan sa pagiging tao at ang kanyang pagiging Diyos. Amen? So, hindi po separate yung po Holy Spirit, yung Spirit of Christ at Spirit of God. Isang Espiritu lang po ang ating tinanggap, mga kapatid. Amen? At ito po ay sapat o magbigay po sa ating mga kapatid. Kaya nga po, kung mayroon po tayong mababasa sa banal na kasulatan, no, na kung saan magpapahayag na ako ay suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin at kami ay mananahan sa inyo, sino po sabihin ng Lord Diyos ang ating katanggapin? Ha? Unawain po natin, mga kapatid, it speaks of yung po, mga kapatid, pagiging isa natin, no? Or kaisahan ng Diyos na atin po siyang matatamo at mananahan po siya sa ating buhay. Sapagkat alam po natin, ang ating Panginoon Jesus, siya ay nagsalita, ako at ang Ama ay isa. No? So, nandoon na huwag po natin itong maging kaliwanag. Amen? Yan, hindi nagkakaisa. Ha? Tinukoy po natin ang nakaraan yung pang-word na ekad, yung pang-word na one. No? Yun ay isa lang, hindi nagkakaisa. Ha? Hindi yung isa, pero isang pamilya. Ay, tatlong miyembro. Ito po gano'n. Pero isang-isa lang. Okay? Palakpakan po natin ang ating So, marami po tayo mababasa, most especially in the book of John, na lagi po siya, yung red letter, yung mga red letter words po, no? Yung words of Jesus Christ, inyo pong makikita, inyo pong obdyan, lagi po siyang may binabanggit na Ama, ay hindi po yun ang nangahulugan na separate person. Kundi, pinapahayag niya po, mga kapatid, no? Yung pong kanyang
kung paano ang relasyon no, ng bawat isa sa atin bilang mananampalataya sa ating Panginoon, yun po ay ginagawa niya ng halimbawa. Upang nang sa gayon, turuan tayo na makaabot sa Kanya, sa Kanyang pag-iila Diyos. Amen? So, I hope na ito po ay at least nakatulong sa bawat isa sa atin. Pagpapatuloy po natin ito sa next week at tatalakayin po natin mga kapatid yun namang patungkol sa Book of Revelation. Marami pong pinanggit sa Book of Revelation na nagiging dalawa siya. Pero ito po ay hindi na nangulugan ng maraming persona. Kundi ang kanyang pumuli, kanigasan, hindi ang pagiging tao. Palakpakan po hindi ko po ang bawat isa ay tatayo. Salamat sa pagpapalaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi nga ng Biblia, alamin mo ang katotohanan. Ang katotohanan ang pagpapalaya sa iyo. Salamat sa pagpapalaya ng katotohanan at nawa ito ay patuloy na ibahagi natin sa iba po nating mga kakilala, mga tao ay kalituhan subalit. Ang Biblia po ay hindi nililito mga kapatid. Ito po ay nagbibigay ng kaliwanagan, kadayaan,